Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay isishare ko sa inyo kung ilan na ba ang bilang ng mga Pilipino dito sa lugar ng Greenland. Alam nyo ba mga kabayan, hindi lang mga Pilipino ang napunta dito sa lugar ng Greenland, kundi may iba't ibang lahi din ang napunta dito dahil sa trabaho. Lalo na itong mga kasama ko ngayon na mga Sri Lankan ay napunta sila dito dahil sa trabaho. Alam nyo ba na tumataas na din yung bilang nila dito sa Greenland? Pagdating sa construction kasi, sila ang pinakamarami dito. Pero pagdating sa kabuuan mga kabayan, siyempre wala nang tatalo sa Pinoy. Kasunod tayo ng Denmark sa pinakamaraming foreign workers na nagtatrabaho dito sa Greenland. Itong dalawa kong kasama naman na Sri Lankan, bali marami-rami din sila dito mga kabayan kung sa mga construction lang ng trabaho. Kaso sila, hindi nila dinadala yung mga pamilya nila dahil nga hindi nila alam na pwede pala madala yung pamilya dito. Meron din kasing kasunduan yung gobyerno nila at yung company na kumuha sa kanila pagkatapos ng dalawang taon na iuwi sila ng Sri Lankan. Yung nakikita nyong building sa harap mga kabayan, yan yung kulungan dito sa Greenland. Maganda dyan sa loob yung kulungan nila dahil nga isa-isa silang kwarto, mayroong TV, libre wifi at saka libre pagkain. Baka gusto mo magpakulong mga kabayan, uuwi ka lang dyan para matulog. Dito kasi pag nakulong ka mga kabayan, hindi lang mabigat yung gaso mo, ay pwede ka makapagtrabaho sa araw. Wala ka naman kasi ditong tatakbuhan dahil nga nakapalibot dito yung mga bundok na mayroong mga yelo mga kabayan, kaya hindi ka makapagtago dito. At saka mababa lang naman yung crime rate dito. Itong dalawa kong kasama naman, sabi na babalik na daw kami sa sasakyan dahil nga namumula yung pisingin nila. Dito sa Greenland kasi less kasi yung araw dito at malamig sa buong taon. Pag gumagala ka sa labas, pang mababad ka sa lamig ay mamula-mula ka kahit hindi ka naman maputi. Gaya ko mga kabayan, tingnan nyo yung ilong ko na mula-mula at saka yung tainga ko mga kabayan, parang kamatis na. Dahil yan yung umpisa, pag mababad ka sa lamig ay talagang yun na yung frostbite na tinatawag. So mga kabayan, isishare ko sa inyo dito yung bilang na ng mga Pilipino na masyadong tumataas. Dahil yung mga Pilipino, pag napunta dito ay talagang kinukuha nila agad yung pamilya nila. Dahil nga mabilis lang naman ma-approve basta mayroon ng mga papel na i-presenta mo. Ito mga kabayan yung listahan ng mga tao dito at nationality na nagtatrabaho sa Greenland at naninirahan. January 2024 ito mga kabayan na result nila sa census. Ang Denmark at Greenland inisa ng nila dahil nga itong Greenland ay sakop ito ng Denmark or under mga kabayan sa territory nila. Ang Philippines mga kabayan, pangalawa tayo na 921, yung Thailand naman ay 349, Poland 138, Iceland 122, Sri Lanka 121, Sweden 78, China 65, Norway 63, Germany 54, USA 39, Other America 39, and Other Asia 30. At ito yung survey nila dati mga kabayan. 2003, may mga Pilipino na pala dito at 7 Pilipino pala nung 2003. Nung 2013, dumami na naging 114 na katao. At yung 2023, doon talaga lumubo dahil umabot na sa 697. So ngayon mga kabayan, mas lalo pang dumami dahil nga umabot na sa 900 mahigit. So isa yan sa sign mga kabayan na ibig sabihin ang isang bansa ay talagang tumataas talaga yung trabaho dito at dumadami yung trabaho. Kasi hindi naman sila mag-a-accept dito ng mga foreign worker kung hindi sila shorty dito sa tao. Yan ang ibig sabihin din na umasenso yung lugar nila. Kaya nga dito dumadami yung mga Pilipino. Dahil dito mga kabayan, napansin ko talaga pag mayroon lang isang mapunta dito na Pilipino, mga ilang buwan lang mga kabayan ay magpa-process na agad yan at kukunin yung pamilya. Kahit ako naman mga kabayan ay pinrasis ko na din yung aking pamilya. Kaso huli ko lang na i-process dahil nga maliit pa yung anak ko at iniisip ko din mga kabayan. Siyempre malamig dito sa buong taon at iisa lang kasi din dito yung hospital, so hindi ko din masigurado mga kabayan kung makayanan din kasi ng anak ko dito yung lamig. Kaya sa ngayon ang kinuha ko lang muna yung aking partner dahil nga pagdating ng panahon kung maisip namin ako kunin yung anak namin ay kukunin din namin, balang araw makuha namin pag makaipon na din.
Alam mo ba dito mga kabayan, pag napunta ka dito sa Greenland, halos lahat talaga ng nagtatrabaho, pumunta ka sa mall, sa mga cafe, hotel, restaurant, ay puro talagang mga Pilipino ang nagtatrabaho. Dahil siguro mga kabayan, gustong gusto talaga nila yung mga Pilipino dahil alam mo naman tayo ay masipag. Lalo na pagdating sa trabaho mga kabayan at sahod ay talagang inaalagaan talaga natin yung trabaho natin pag okay na okay yung sahod. Kaya isa din sa dahilan mga kabayan kung bakit tumatagal tayong mga Pilipino. At nakapagtataka mga kabayan no, sa lahat-lahat ng mga nationality kung saan mga kabayan na lugar ang pinakadulo at malamig sa buong taon, yun pa ang pinupuntahan ng mga Pilipino. Isa lang ang masasabi ko, dahil nga pag maganda mga kabayan yung offer, kahit malamig, mainit man yan na lugar, ay talagang pupuntahan ng mga Pilipino yan. Kahit saan man sa mundo ay mayroon talagang Pilipino na nagtatrabaho. Sa sobrang sipag nga ng mga Pilipino dito, yung mga matagal na dito ay nagkaroon na din sila ng mga restaurant, kainan, mga cleaning company. Kaya isa sa mga dahilan mga kabayan kung bakit nandito yung mga Pilipino ay dahil na din sa mga pwesto nila gaya ng mga cleaning at restaurant, nakukuha nila yung mga kanilang kakilala na mayroon ding sapat na kakayahan na magtrabaho dito sa lugar ng Greenland. Itong mga Sri Lanka naman mga kabayan, bakit sila dito napunta sa Greenland? Dahil yung boss nila ay mayroong company doon sa lugar ng Sri Lankan. Kaya in-offer sila dito na magtrabaho sa construction at mayroong kasunduan yung gobyerno nila na magtrabaho dito sa Greenland. Bali, tinulungan sila ng gobyerno mga kabayan sa mga papel para makapunta sila dito sa Greenland. Pero hindi nila dinala yung pamilya nila kasi nga hindi naman nila alam mga kabayan kung hanggang kailan sila dito. Kasi pag wala ka ng project, yung company nila ay talagang uuwi sila. Gaya din sa amin na sa construction kami mga kabayan, pag wala na kaming project ay maaari din kaming mapauwi. Kaya nga ang dinala ko dito, yung aking partner ay papunta na dito. Kung sakali man ako ay mawalan na din ng trabaho dito sa company namin, siya ang ipa-apply ko dito na magkaroon siya ng papel mga kabayan sa mga company dito at ako naman yung reunification. Yung reunification kasi na tinatawag, yun yung partner mga kabayan, yung isa ay may working permit at yung isa naman ay reunification or yung open work permit. Kahit ilang company yung trabahoan niya ay walang problema dahil wala naman siyang kontrata. Nakatipindi yan sa partner mo na may working permit. Ngaya ko, ako ang may working permit mga kabayan at yung partner ko ay walang working permit kundi residence permit lang. Kung dalhin mo yung pamilya mo dito, ay kailangan mo talagang isa alang-alang dito. Una, yung klima dahil nga malamig dito sa buong taon. Yung kultura nila dito, yung lingwahe. Mahirap makapag-communicate dito lalo na yung anak mo. Pag dinala mo dito, ay marunong na magsalita sa atin at hindi dito marunong pagdating ay mahirap dahil Danish, Greenlandic yung salita nila dito. Meron naman dito nag-i-English kaso hindi lahat dito ginagamit yung English kundi Danish talaga yung priority nila dito. Kaya hindi mo masasabi kung gusto talaga ng anak mo dito o yung pamilya mo dito mamuhay sa Greenland dahil itong lugar nito para sa akin ay napakatahimik siya. Kung ang anak mo ay naman ay mahilig sa mga electronics mga kabayan, yung mga high-tech lalo na yung mga tataas na building ay wala dito. Wala dito mga Jollibee, McDo. Ang mayroon dito sa city mga kabayan ay iba dito yung mga pagkain. Ang Greenland kasi ay nahuli siya sa mga technology. Lalo na mga kabayan sa mga gusali, hindi masyadong mataas yung mga gusali dito. Bago pa nga yung mga gusali kinukonstruct dito, yung kami na dito, yung dumating yung mga construction. Yung Greenland ngayon ay nagpapa-expand sila ng lugar kaya nga dumadami yung construction dito. At ngayon ay gumagawa na sila dito ng international airport sa Nook City at sa iba-ibang lugar ng mga Greenland. May ibang part kasi ng Greenland na walang airport dahil nga walang konektado yung kalsada na nagdudugtong dito. So yun lang mga kabayan, sana yung video ko ay nakatulong sa inyo, nakapagbigay ng informasyon. Kung gusto nyo mag-apply mga kabayan, itry nyo lang sa Work in GL Facebook page mga kabayan, i-search nyo. Malay nyo ay makakaroon kayo ng chance at matanggap kayo mga kabayan. Dahil yan yung paraan ko na nakapunta dito sa Greenland. Huwag nyo naman po kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin nyo na din yung bell notification para updated kayo kung may bago akong mga video. Maraming salamat sa laging panonood and God bless po.